Ganito lang pamimitas mga ka-farmers, halos wala na tayong pipiliin. Ayan, ating pipitasin yung ating Excelsa. Yung iba nga halos sa sobrang hinog, halos nagkakatuyo. Over na yung pagkakahinog niya mga ka-farmers, iyan, inalis na natin yan. Ayan. Maraming pa tayong aalisin dyan mga ka-farmers. Yung green, ating aalisin dito sa ating Excelsa. Pero halos lahat, yan. Hinog na. Ito lang kagandahan mga ka-farmers ng ating Excelsa. Kahit anihan natin yan mga ka-farmers, bubulaklak pa rin siya dyan. Pagkatapos natin mag-harvest nito mga ka-farmers, mga ilang buwan lang mamumulaklak na ating Excelsa. Ganun yan ka-farmers. Kung ano yung una nating hinaharvest, mamumulaklak din siya. Gaya na yan, sa panahon na itong maulan, mabilis siya. Mga ilang panahon lang, may hinog na agad, magkakabulaklak na uli yan mga farmers. Pero ngayong araw ito, halos kukunin na natin lahat, kasira sa matuyo. Meron na unang nahihinog mga ka-farmers. Ito, unang nahinog to mga ka-farmers. Kalimitan nito mga March ang pag-ani ng ating Excelsa. Pero ito, merong nauuna gaya nito, sumabay sa ating robusta ang ating Excelsa. Yan mga ka-farmers, makikita nyo may mga bulaklak na. Yan yung kasunod. Pero mga ka-farmers, pag harvest natin, sasabay na rin itong mamulaklak yung ating inalisan ng kape. Halos maraming bunga yan mga ka-farmers. Kung may 10 puno kayo nito mga ka-farmers, kayang bumunga ng isang sako. Ito lang kagandahan mga ka-farmers ng ating Excelsa. Kung marami kang gantong Excelsa mga ka-farmers, ganito mamunga. Tiyak. Malaki ang may-harvest mo mga ka-farmers. At malaki rin ang kikitain mo. Yung mga nagsisimula pala mga ka-farmers sa pagkakape, hanggat maaari, hanggat bata pa, magtanim na tayo ng magtanim ng kape. Unahin natin yung pagtatanim mga ka-farmers. Ating dagdagan na yung pagtatanim. Kasira yung pruning tayo ng pruning. Wala naman tayong may harvest mga ka-farmers. Ang kagandahan mga ka-farmers ng mas maraming tanim, mas marami kang i-harvest. Mas madali na mag-pruning mga ka-farmers. Pag hindi mo na kayang abutin yung kape mo at maraming bunga at alam mong hindi na siya pagbubungahan, doon ka palang ka-farmers magpo-pruning ng iyong kape. Ganun din mga ka-farmers. Maghihintay ka rin ng 2 taon pag nag-pruning ka. Kaya ako mga tips ko mga ka-farmers, sakaling hindi na nagbubunga inyong kape, tamnan nyo na ng bago para pagtungtong ng 3 years meron ka nang i-harvest, saka mo i-pruning yung gaya nitong kape na to sa kanya i-pruning mga ka-farmers. Hindi na uso mga ka-farmers yung pagandahan ng kape mga ka-farmers. Ang kinakailangan diskarte mga ka-farmers sa pagkakape. Wala kang gaanong tanim, wala kang gaanong i-harvest dahil iyong i-pruning na. Maghihintay ka pa ng susunod na taon. Kinakailangan lumaki ang sanga ng iyong kape. Hindi na mga antimano ang iyong kape pag iyong improving magbubunga mga ka-farmers. Hindi totoo yung pag nag-pruning ka gaganda ang bunga ng iyong kape. Ang mga kadiskarte mga ka-farmers, magtanim na kayo ng bagong kape para habang nag-harvest ka ng kape gaya nito at mabunga, siguro naman sa susunod na panahon at mahina nang bumunga to, namumunga na iyong itinanim. Hindi pahinga naman siya. Parang tao rin to mga ka-farmers. At nasa panahon mga ka-farmers, kahit na anong abono ilagay mo mga farmers, hindi mo siya mapapabunga. Katulad ng panahon natin, pabago-bago mga ka-farmers, gaya nito. Halos umaambon-ambon dito sa ating kapihan. Kaya lang ka-farmers, atin ang aanihin to at
baka sa susunod na harvest natin matuyo na to at hindi na natin pakinabangan. Abangan nyo pa ang mga susunod kong video, mga farmers, yung mga bago pa lang nagkakati na kailangan, mga farmers, madiskarte tayo. Hindi lahat ng nakikita natin o napapanood ay nakakatutuwa, mga farmers. Yung iba na yun, hindi. Kaya wala sa abono, mga farmers. Pag sobra na ang tanda talaga na inyong kape, halos hindi na talaga magbubunga yan. Hindi kagandahan ng basal ninyong kape, mabunga. Ito, ka-farmers, ng ating improning, halos 2 taon to bago siya pagbungahan. Diba, nagpapalaki ng sanga. Halos ganun din, mga ka-farmers, kaya magtanim ka na para tuloy-tuloy ang ating harvest ng ating kape. Maaari lang, mga farmers, kung tumutubo sa inyong kape ay 4 na variety, yun ang inyong itanim. Ngayon, mga farmers, ang ating kape rito, Robusta Excelsa Baraco. Yung Arabica, yun ang ating malimit na inaalam kung bubunga. Pero para sa akin, siguro bubunga rin ang ating kape. Itong ating kape, halos hindi naman natin ginagamitan ng kung anong pataba, pero para mas okay sa kanya yung malaya siya, namumunga, at malaya siyang nagsasanga. Kasi kung wala na sanga, wala na siyang pagbubungahan. Hindi gaya nito, halos yung inaani natin, nagkakalaglag pa yung iba dahil sa sobrang dami ng bunga niya. Halos may iwasan din naman natin mga makapamitas ng mura dahil sa dami ng puno. Palipat-lipat tayo. Pagbalik natin sa susunod na pagpitas, makikita yung marami na namang hinog. Ito lang kagandahan, mga farmers. Habang naghihintay tayo ng ating ibang produkto na ating tinanim, kumikita na tayo dito pa lang sa kape. Ito yung naiipon natin, mga farmers. Kung ayaw natin ibenta, hindi naman siya masisira, mga farmers. Basta maganda tayong mag-process ng ating kape. At maganda yung pagkakabilad niya, mga farmers. Dito sa ating lugar, mga farmers, maganda natin na ibibilad dahil may panahon tayong mainit gaya nito. Tuloy-tuloy ang init dito sa ating farm. Okay.